sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Higit 43,000 na kandidatura na ihain sa kabuuan ng filing ng Certificate of Candidacy. Kona ni Apollo Quiboloy itinanggi ng Workers' Peasant Party ayon sa Commission on Elections. 44th at 45th ASEAN and related summits formal nang nagbuka sa Laos People's Democratic Republic ngayong araw. Higit 800 plantilla positions inalis ng Manila International Airport Authority kasunod ng NAIA privatization. Higit 300 mga mangingisda na hindi pinapasahod ng tama ng isang local manning agency tinulungan ng Department of Migrant Workers. At Hurricane Milton sa Florida, USA, lalo pang lumakas at naging Category 5. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 9, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nasa Laos People's Democratic Republic na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa ASEAN Summit. Ngunit bago ang formal na pagbubukas ng pulong ng mga leader ng ASEAN, humarap muna ang Pangulo sa Filipino community doon. Narito ang ulat ni Nel Maribuho. Dumating na kahapon sa Laos PDR si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas na dadalo sa 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits. Sa unang araw, agad na hinarap ni PBBM ang Filipino community. Nasa 2,000 Filipino ang nasa bansang Laos na karamihan ay nagtatrabaho bilang mga professional tulad ng pagiging guro at inhinyero. Sa kanyang talumpati, nangako si Pangulong Marcos na isusulong ang interes ng Pilipinas sa ASEAN Summit. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. Kinilala rin ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Filipino sa Laos PDR. Labis kong ikinatutuwa na malaman ang inyong mga kontribusyon dito sa Laos at kayo mismo ang naging magandang halimbawa ng pagiging isang mabuting Pilipino. Samantala, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sentro ng bilateral meeting ang pagpapatatag pa ng ugnay ng dalawang bansa, lalo na sa pang-ekonomiya, partikular na sa kalakalan at agrikultura. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Formal nang nagbukas ngayong araw ang 44th at 45th ASEAN and related summits sa Laos People's Democratic Republic. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng summit ang iba pang leader ng ASEAN. Mula sa Laos People's Democratic Republic, makibalita tayo sa ating senior correspondent na si Nel Maribuho live. Nel, ano-ano yung mga dapat asahan dyan sa magaganap na pulong ng ASEAN leaders? Yes, Raka, personal na winelcome ni Laos PDR Prime Minister Sonsaya Sipandon ang chair ng 2024 summit, ang iba pang heads of government ng ASEAN member states. Kabilang dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Brunei Darussalam Sultan Hassan al-Bolkiah, Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim, Singapore Prime Minister Lawrence Wong, Thailand Prime Minister Petong Tan Shinawat, Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, Cambodian Prime Minister Hun Manet. Matapos ang opening ceremony ng ASEAN Summit, agad na isinagawa ang plenary session ng ASEAN leaders at mamaya ang retreat session. Dito tinalakay ng mga leader ang mga regional at international issues at mamaya ibibigay natin yung ibang mga detalye pa kung ano yung mga natalakay dito sa pulong na ito. 78 outcome na documents na tinatarget ng ASEAN na mailabas at mai-adapt. Kasama na dito ang tinatawag na
Declaration and Strategic Plans to implement the ASEAN Community Vision 2025 Declaration on Strengthening the Care Economy and Fostering Resilience, Guidelines on the Portability of Social Security Benefits for Migrant Workers, at Statement on Climate Change. Iba ang ilan pa sa mga abangan natin dito aga ay yung mga magaganap naman na bilateral meetings ni Pangulong Marcos sa iba pang mga leader at saka mga vice, yung mga observer na ibang mga bansa na pumunta rin dito sa Lao PDR. Kabilang na dyan ang bansang New Zealand at Canada. At mamaya titingnan natin kung ano yung mga magaganap pang mga pulong ng Pangulo dito sa sidelines ng ASEAN Summit dito sa Lao PDR. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Nel Maribo. Nagsasagawa ng sabayang paglalayag ang warships ng Pilipinas, Estados Unidos at apat pang mga bansa sa karagatan ng Pilipinas bilang bahagi ng joint military sama-sama exercise sa Northern Luzon. Ayon sa Philippine Navy, nasa bansa na ang foreign naval ships at mahigit sa 1,000 sundalo na lalahok sa nasabing military drill. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Umarangkada na nitong Lunes ang dalawang linggong maritime training activity na Exercise Sama-sama 2024 na isasagawa sa karagatan sa Northern Luzon. Ang taunang pagsasanay ay lalahukan hindi lamang ng Pilipinas at Estados Unidos, maging ng mga kaalyadong bansa gaya ng Japan, Canada, Australia at France. Our collaboration with other like-minded navies is very important for regional peace and stability in this part of the globe. So the readier we are, the more peaceful this particular region will be. Ayon kay Commander John Pierce Alcos, tagapagsalita ng Philippine Navy, nasa 1,500 sundalo ang kasali sa joint exercise. Nasa 700 dito ay galing sa Pilipinas, habang 600 naman ang mula sa US Navy, US Marine Corps, Royal Canadian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, French Navy at Royal Australian Navy. Ito na ang 7th edisyon ng nasabing pagsasanay na may layuning mapalakas ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas sa iba pang bansa. This particular exercise strengthens defense ties between the Philippines and the United States, which includes participation from invited allied nations including Canada, Japan, France and Australia. Kasama sa joint military drills ang pagsasagawa ng joint sale ng warship sa Northern Luzon, pati na ang delivery ng supplies kapag may military operation o kaya ay kalamidad. Ayon sa Philippine Navy, pangunahing layunin ng training ay mapalakas ang bilateral response capabilities at pagtugon sa anumang krisis at issue sa rehiyon, gaya ng territorial defense, disaster response, terrorism, maritime security at transnational crimes. This particular bilateral exercise is scheduled, well, as I've said, will be held in Northern Luzon in the Northern Luzon area of responsibility and will focus on enhancing interoperability between the two allied forces, anti-submarine, anti-surface, anti-air, as well as HADR exercises such as search and rescue exercises and Medevac exercises will also be conducted. Nahahati ang pagsasanay sa dalawang yugto, ang shore phase na isasagawa mula October 7 hanggang 11 at sea phase mula 12 ng Oktubre hanggang 17. Nauna ng binatikos ng China ang imbitasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong naval forces at sinabing mas lalo lamang nitong paiigtingin ng tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit giit ng Philippine Navy, bahagi ng pagpapalakas sa naval capabilities ang training upang magampanan ng sandataang lakas ang mandato na protektahan na ang mga teritoryo ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang kontrobersyal na personalidad ang humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC kahapon para sa matataas na posisyon sa gobyerno. Kabilang narito si KOJC leader Apollo Quiboloy at si Alias Bicoy bilang senador. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento.
Dumagsa ang mga humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 National and Local Elections kahapon. Isa na rito, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Quiboloy ay tiyaking maproteksyonan ang kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o mga otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Quiboloy. Ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Quiboloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap na kaso si Quiboloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o tagatanggap lang sila sa ihahaing kandidatura. Kahit marami kang kaso, kahit paano ang umiikot ng mga issues sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ang COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lehitimo kang kandidato? Hindi po. Naghain din ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagka-senador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagdugon sa problema na mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan ng pansin kapag nahalal muli. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik. Tumakbo rin senador si dating executive secretary ng Marcos administration na si Attorney Vic Rodriguez. Isusulong anya nito ang paglaban sa korupsyon at pagkakaroon ng transparency sa pamahalaan. Kaya daw siya umalis sa gabinete ng administrasyon ay dahil sa isyu ng korupsyon. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. Kumandidato rin sa pagkasenador ang kontrobersyal na whistleblower na si Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Hindi siya susuporta sa hakbang para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. That is my belief, that is my personal belief, and I will stand for it. Si Saguig Party List Representative Rodante Marculeta ay naghain din ng kandidatura sa pagkasenador. Isa rin ito sa kumukwestiyon sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic para sa 2025 elections at nagsiwalat ng umano'y offshore bank accounts ni Chairman George Erwin Garcia. Pero nang tanungin kung may tiwala pa ba siya sa integridad ng COMELEC at halalan, sagot ni Marculeta, nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. Samantala, sa November 4 hanggang 9 ay gagawin naman ang paghahain ng kandidatura sa mga tatakbo para sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magiging mahigpit ang labanan sa mayoralty seat sa Davao City sa 2025 local elections. Ito ay dahil sa muling pagsabak ng dalawang matunog na pangalan sa lungsod pagdating sa politika, ang Duterte at Nograles. Naritong report ni Marisol Montaño. Matapos ang ilang taong pagiging magkaalyado, ngayon ay muling nabuhay ang pagiging magkaribal sa politika ng Campo Duterte at Nograles. Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita the choice sa Davao. Lalabanan ni dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa pagiging mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminado ang opisyal na hindi magiging madali ang susuungin niyang laban sa 2025 local elections. Sa tinuod lang, pining proseso, pining desisyon, taghan ang nag-suporta, taghan ang nag-text. It was not an easy decision. Maraming sumusuporta, maraming nag-convince sa atin para makahatag ng choice sa Davao, para makahatag ng chance sa Davao.
para dunay mapilian ang mga kandidato. Kabilang sa plataporma ni Nograles ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na aniyang problema ng lungsod na mangangailangan din umano ng tulong mula sa nasyonal. Kasama rin ni Nograles na naghain ng COC ang kanyang kapatid na si Attorney Migs Nograles na tatakbo bilang congresswoman sa 1st District ng Davao na siyang magiging kalaban naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang running mate naman ni Nograles ay si Councilor Bernie Alag na makakalaban ni Sebastian Baste Duterte sa pagka-vice alcalde. Samantala, pinabulaanan naman ng hugpong sa Tawong Lungsod Party ang naging usap-usapan sa social media na pag-withdraw umano ni dating Pangulong Duterte sa kanyang COC sa pagka-alkalde at tatakbo bilang senador. Sa official statement nito, nilinaw ng partido na nananatiling alkalde ang kanyang tinatakbuhan at committed sa pagbabalik serbisyo sa Davaoenyo. Matagal lang magkatunggali sa politika sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Ngunit natapos lamang ito nang magpakita ang mga Nograles ng suporta sa dating Pangulo nang tumakbo ito sa 2016 presidential election at isinama ni PRRD noon si Attorney Nograles sa kanyang gabinete. Sa muling pagkaharap ng magkaribal na pamilya sa politika sa 2025 local elections, inaasahang magiging mahigpit ang laban. Ngunit sa huli, ang kailangan pa rin manaig ay ang boses ng mga Davaoenyo. Sa pagtatapos ng COC filing, umabot sa 78 ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa COMELEC office sa Magsaysay Park. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 73 Certificates of Candidacy o COCs para sa pagkakongresista sa Metro Manila ang inihain sa Commission on Elections National Capital Region Office mula October 1 hanggang 8, 2024. Gaya ng inaasahan, marami ang naghabol sa huling araw ng filing ng COC. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Ang dumating dito ng lampas ng alas 5 ng hapon October 8 ay hindi na po tatanggapin natin doon sa kanilang pag-susumiti o pag-ain ng COC. Ilang minuto bago mag-alas 5 kahapon, gumamit na ng megaphone ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC NCR Office sa San Juan City upang ipanawagan ng cut-off sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga nais maging kongresista sa Metro Manila. May 24 na COCs na naisumite kahapon sa tanggapan. Mula naman October 1 hanggang 8, may kabuang 93 COCs na mga naghahangad maging miyembro ng Kamara de Representantes ang naihain sa COMELEC NCR office. Kabilang naman sa buzzer beaters kahapon ang dalawang independent candidates para sa congressional districts ng Caloocan at Quezon Cities. So ano pong balak ninyong gawin, ma'am, sa Kongreso pag manalo mo kayo? This is it. Gusto ko magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas. Para naman sa ilang congressional aspirants, isang estratehiya na sinadya nilang maghain ng kandidatura sa ikawalong araw o huling araw ng COC filing. Kabilang na dito ang ilang House returnees o mga nais makabalik sa Kamara at mga re-electionist. Gaya ni dating Mandaluyong City Representative Queenie Gonzales, asawa ni incumbent Congressman Neftali Boyet Gonzales. Siyempre nagbabantay din kami, to be honest. Si incumbent San Juan City Representative Isabel Zamora, sinamahan pa ng kanyang kapatid na sina incumbent San Juan Mayor Francis Zamora at Taguig City 2nd District Representative Pami Zamora. Hinayaan muna namin yung first few days na lumipas para malaman natin kung ano ba talaga ang mangyayari sa mga araw na yon. At bahagi rin siyempre ng aming strategy because I don't want to give away kung ano man yung mga iniisip naming gagawin, di ba? Because up to the last minute ng last day, pwede ka naman magpalit ng COC na ipa-file mo. Lahat ng Zamora siblings sa huling araw ng file ng COC. Kapansin-pansin naman ang pagpapakita ng suporta ng mga tatakbong alkalde sa kanilang kaalyadong kongresista sa ilang lungsod sa Metro Manila, gaya ng Maynila, Quezon City, at San Juan City. I go for good governance po. At lahat po ng aming mga programa ay centered po, people-centered, nakadiretso po sa mga kababayan namin Manilenyo.
Alam mo, palaging last day ang filing ko. Why, sir? Why? Maganda, alam mo, number 13 ako. Di ba number 13? Mm-hmm. Lucky 13 yun, di ba? Samantala, sa October 11, kinakailangang maisumite sa COMELEC main office ang 93 redacted COCs ng aspiring House members ng Metro Manila. We will be generating and coming up with the certified list of candidates for all the positions or for all the regional districts in the entire NCR. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipagtulungan ang Commission on Higher Education sa Commission on Elections sa pagbibigay ng IT staffing para sa midterm elections sa 2025. Kamakailan ay pumirma ang CHED ng Memorandum of Agreement kasama ang COMELEC upang sanayin ang mga napiling IT experts sa automated election system. Ayon kay CHED Chairperson Prospero Devere III, ang mga IT experts ay inaasahang makakatulong sa pag-aayos ng mga technical problems at pagpapadala ng mga resulta ng pagboto sa mga voting precincts. Naging maayos sa kabuuan ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 national and local elections. Ayon sa komisyon, mababa ang bilang ng mga tumakbo kumpara noong 2019 at 2022 elections. Samantala, itinanggi naman ng partido na tinakbuhan ni KOJC leader Apollo Quibuloy ang Certificate of Nomination and Acceptance o SONA o CONA nito sa naisinumite sa COMELEC. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, base sa datos ng COMELEC, ilan sa kabuuan ang mga naghain ng COC at CONA? At ngayong tapos na no yung COC filing, ano na yung susunod na hakbang na gagawin ng komisyon? Magandang umaga-aga, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 43,033 ang kabuuang nakapaghain ng kanilang kandidatura o COC nitong nakalipas na COC filing. 184 dito ang tumakbong senador at 190 naman para sa party list organization, bagamat 160 lamang ang may accreditation sa komisyon. Dagdag pa ng COMELEC, sa mga naghain ay pinakamarami dito aga ang mga lalaki na nasa 33,652 at 9,381 lamang ang mga babae. Naging maayos naman aniya sa kabuuan ang COC filing at nagkaroon lang ng kaunting kaguluhan sa Maguindanao kung saan nagkaroon ng barilan ng dalawang grupo ng supporters ng mga kumakandidato, pero natuloy naman ang filing ng COC doon. Sa mahigit 40,000 na naghain ng COC, 18,280 lamang aga na bakanteng posisyon ang kanilang pagtatalunan. Samantala, itinanggi naman na ni Attorney Sunny Matula ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni KOJC Leader Apollo Quibuloy na isinumite nito kasabay ng kanyang COC filing kahapon. Ayon kay Attorney Matula, hindi sila pumirma sa grupo ni Quibuloy sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may dalawa daw na grupo aga na nagsumite ng signatory sa ilalim ng nasabing partido sa kanilang ngayong law department. Kaya re-resolbahin ng komisyon kung sino sa dalawang faksyon ang karapat-dapat na pumirma sa CONA ng religious leader. At pagkatapos ng aga ng COC filing, ayon pa kay Chairman Garcia, ay titingnan naman nila ngayon, i-evaluate nila kung sino-sino sa mga naghain ang posibleng maituturing na nuisance candidate. O ito yung mga tumatakbo dahil lamang ang layon ay manggulo o lituhin ang mga botante para hindi na sila maisama pa sa listahan ng mga official candidate na at the end ay maisama pa sila o maiwasan na silang maisama pa doon sa imprintang balota. Yan mo na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Dante, napansin natin ano na maraming artista at bloggers yung nag-file nung kanilang COC para sa 2025 elections. Yan ba ay kasama sa masusing sasalain ng COMELEC? Yes, agad. Ang sinabi naman ng COMELEC, basta dito walang diskriminasyon. Mahirap ka man, mayaman, artista, kilala ka o hindi, pantay-pantay ang kanilang magiging pagsusuri, titingnan
kung ikaw ba ay maaaring Luisans candidate ka ba. So, ang tinitingnan nila dito ay mga plataporma. Mayroon din naman kasing uspatan ang COMELEC kung paano nila titingnan kung sino ba talaga yung mga lehitimong kumakandidato at hindi at nilinaw. Kabilang sa nilinaw aga, no? Hindi requirement na ikaw ay kilala o sikat tulad ng mga celebrity o kaya mayaman. Ito ngayon yung bago kasing desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng requirement ng COMELEC na ikaw ay may mayaman ka o may pera ka para makapag-mount ng campaign sa buong bansa. So tanggal na yun sa requirement at yung kilala ka, sabi din ng Korte Suprema, or kahit hindi ka kilala o hindi ka kaalyado ng isang partido, ay hindi ka rin pwedeng kumbagang tanggihan ng COMELEC na mag-file ng inyong COC. At dahil nga dyan sa ruling na yan ng Supreme Court, inaasahan natin aga na mas maraming mga pangalan ng mga kumakandidato ang mailalagay ngayon sa balota. Tiniyak kasi ng COMELEC na dahil nga doon sa ruling ng Supreme Court, kapag walang, masasabi natin mahirap ang isang tumatakbo, ay tiniyak nila na hindi nila ito didisqualify bilang Luisans candidate. Dante, hanggang kailan ano yung hihintayin natin bago makapaglabas ang COMELEC ng official na pahayag kung sino yung Luisans at sino yung official na mga kandidato? Ang sabi ng COMELEC kanina, no, ongoing kasi ang pressman ngayon dito ni Chairman Garcia, target nilang ma-resolve lahat ng Luisans cases sa susunod na buwan. At yun namang mga iba pang mga, halimbawa, makakuha sila ng temporary restraining order. Halimbawa kasi sa kaso ng party list, disqualify nila, nag-apila sa Korte Suprema, nakakuha ng TRO. So ang sinasabi ni Chairman Garcia, sana makakuha na ng TRO before December 13 para hindi na sila magka-problema pa doon sa pag-imprinta ng balota. Kasi naging issue yan dati aga, no? Kasi naiprinta na yung balota, may nakakuha ng TRO. Problema ngayon ng COMELEC, saan ilalagay yung pangalan nung nakakuha na TRO na party list particular. So yun yung target nila. Mga by December sana, makompleto na rin at mailabas na rin nila yung kompletong listahan kung sino-sinong mga kandidato, individual man yan o kaya kandidato bilang party list group at iba pang political parties. Agad. Okay, maraming salamat, Dante Amento. May utos umano mula sa Malacanang na idawit ni Alice Guo, sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pa sa operasyon ng Pogo. Ito ang isiniwalat ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga issue na kinasasangkutan ni Alice Guo. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Kinwestiyon sa pagdinig ng Senado ang partisipasyon ng isang nagngangalang Jessica Francisco sa paghuli kay Alice Guo alias Guo Waping. Wala kasi itong anumang posisyon sa gobyerno. Ngunit nakasama siya ng PNP Intelligence Group sa paghuli sa dismissed Bonbon Mayor sa Indonesia. Nakatanggap rin umano siya ng text message mula sa Indonesian authorities upang ipaalam ang pagkaaresto ni Guo. Bukod dito, nakabisita pa si Francisco kay Guo sa PNP Custodial Center sa kabila ng mahigpit na protocol sa pasilidad. I was stopped po kasi they know that I am a friend of Mayor Kalugay. Meron na po kasing lumabas that time na warrant from your office. From the Senate po. Mm-hmm. So, I talked to Mayor Kalugay if there is a way for him to contact Miss Alice. Ngunit pinabulaanan ito ni PNP IGOIC General Romeo Macapaz at sinabing voluntaryong lumapit sa kanila si Francisco. Kumpiyansa naman ang PNP IG sa alok nitong tulong dahil may direktang koneksyon umano ito sa abogado ni Guo. Kasi po, from her statement, may direkontakt siya kay attorney ng hinahanap natin. So we believe na positibo yung ibibigay niya na informasyon. Dahil may abogado siyang kausap. Ang kausap niyang abogado po ay abogado mismo ng hinahanap natin.
Bunsod ng mga taliwas na impormasyon na inihayag ni Francisco na cite in contempt ito ng Senado. Napag-alaman rin ng mga senador na ang tunay na pangalan nito ay Mary Ann Maslog at ginagamit lang nito ang pangalang Jessica Francisco. Sangkot si Maslog sa 24 million pesos textbook scam noong 1998 na nagpanggap umano na patay na noong 2019 kaya na-dismiss ang kaso. Ngunit ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ginagamit umano ang kaso ni Francisco upang sumunod sa isang utos mula sa palasyo. Meron kong impormasyon, ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uuto sa'yo. Meron akong information. I can pin you down. Itinanggi naman ni Francisco ang inihayag ni Senador De La Rosa. Ngunit inaasahang dadalo pa rin ito sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan ni Alice Guo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling magsasagawa ng pagdinig ang House Quadruple Committee o QuadCom sa Biyernes, October 11. Welcome development naman para sa four House panels ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong dumalo sa pagdinig kung maiimbitahan sa umano'y kaugnayan nito sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Cause live. Rosalie, ano ang mga bagong inaasahang matatalakay sa QuadCom hearing sa Biyernes? Ella, issue sa extrajudicial killings o EJ case sa ilalim ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte ang pagtutuunan ng pansin ng House Quadruple Committee o QuadCom sa susunod nitong pagdinig. Nakatakda ang ikawalong public hearing ng QuadCom sa Biyernes, October 11. Ayon kay House QuadCom overall chairperson Representative Robert Ace Barber, haharap sa pagdinig ang mga resource person ng mag-anak ng EJK victims sa Cebu. Welcome naman kay co-chairperson Representative Benny Abante ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong dumalo sa pagdinig kung maimbitahan sa umani kaugnayan nito sa EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Nananatili ang imbitasyon sa dating Pangulo sa QuadCom hearing. Samantala, ayon kay Representative Barbers, kung pahintulutan nilang humarap sa pagdinig ang lahat ng nagpaabot ng willingness o kahandaang tumestigo sa EJ case, baka abuti ng 20th Congress ang QuadCom hearings. Bilin din sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez, maging masusi sa investigasyon at tiyaking may mga panukalang batas na mabubuo upang tugunan ang issue sa EJ case, gayon din sa illegal drug trade at illegal pogo. Hanggat maaari rin anya matapos ang QuadCom investigation, sa adjournment o pagsasara ng 19th Congress. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Cause. Nanumpa na kahapon bilang bagong Secretary ng Department of the Interior and Local Government si Cavite Governor John Vic Remulla. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, tiniyak ni Secretary Remulla na kanyang uunahing inspeksyonin at ipasara ang Pogo Hubs sa kanilang probinsya sa Cavite. Kasama rin sa kanyang ire-recommenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng structural changes o ang pagsasaayos sa hanay ng pulisya. Ang detalye sa ulat ni Joanna No. Ngayong nakapanumpa na bilang bagong sekretary ng Department of the Interior and Local Government, isa sa mga pangunahing tututukan ni Secretary John Vic Remulla ang pag-iinspeksyon at pagpapasara sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hubs. Ito'y bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang Pogo sa Pilipinas. Ayon sa bagong DILG Secretary, uunahin niyang inspeksyonin at ipasara ang Pogo Hubs sa isang isla sa Cavite. That will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. It was our property, but it's not ours. But that will be the first one closed just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Tiniyak naman ng kalihim na personal niyang pupuntahan at ipapadlock ang mga Pogo Hub upang masiguro na hindi na muling makakapag-operate pa ang mga ito kahit pa magpalit sila ng pangalan.
Bukod sa Pogo Hubs, kasama rin sa mga nais niyang magawa ang pagkakaroon ng structural change o ang pagsasaayos ng hanay ng Philippine National Police. Anya, isa ito sa irekomenda niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aminadong maituturing itong malaking hamon sa kanya bilang bagong DILG chief. Oh, it's always the police force. It's always the police force. The police police force is composed of a lot of very fine professionals, but there is also a lot of competition and politics inside, and that has to be addressed. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugan na kailangan baguhin ang mga opisyal na namumuno sa PNP. Kasama rin sa ire-review ni Secretary John Vic Remulla ang structure at mga personnel ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sa huli, nagpasalamat naman si Secretary John Vic sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo at sinabing sisikapin niyang magampanan ng trabaho sa DILG. When the President asks, you cannot refuse, you must serve. And it's been on my mind on what reforms need to be done. I've been in local government for 29 years and I've seen everything from crooked cops to good officials to bad officials. And I think I know what the reforms and what forward paths should be taken. Samantala, tungkol naman sa usapin ng pagkakaroon ng dalawang Remulla sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Secretary John Vic Remulla na wala siyang nakikitang problema ukol dito dahil mayroon silang magkaibang kasanayan, gaya niya na bihasana sa larangan ng local government. Si Secretary John Vic ay ang nakababatang kapatid ni Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal na ang umupo sa pwesto ang bagong talagang kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Ang turnover ceremony ay isinagawa kaninang umaga sa NAPOLCOM DILG office sa Quezon City. Ang detalye alamin natin kay Leia Ilagan live. Leia, bukod sa isyu ng POGO at pagbabago sa structure ng PNP, ano pa yung ibang mga gustong magawa ni Secretary John Vic Remulla sa pag-upo niya sa DILG? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Isang malaking hamon para sa bagong upong kalihim ng DILG ang pagkakapwesto sa kagawaran. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bukod kasi sa mga LGU na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, nasa ilalim din aniya niya ang Philippine National Police bilang chairman din ng National Police Commission. Gayun din ang Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ilan sa mga plano ni Remulla sa pag-upo sa pwesto ay gawing digitize ang mga transaksyon sa lokal na pamahalaan. Bukod sa magiging madali aniya sa mga mamamayan ang transaksyon sa LGU gaya ng pagbabayad ng amilyar at pagkuha ng mga permit, ay maiiwasan din aniya ang korupsyon. Bukod dyan, nais din ni Secretary Remulla na gawing centralized at unified ang 911 response. Para naman sa PNP, nais ng bagong kalihim ng DILG na tanggalin ang politika sa PNP o yung palakasan system. Para naman sa seguridad ng mga kandidato sa eleksyon, pag-aaralan aniya nila na ipatupad ang gaya ng ginawa niya sa Cavite kung saan may kasama ang mobile ng pulis ang mga umiikot na kandidato bilang mga bantay. Sa ganitong paraan aniya, may iwasan ng karahasan habang papalapit ang halalan. Si Remulla ang pumalit kay DILG o kay dating DILG Secretary Benhar Abalos na nagbitiw sa pwesto matapos na maghain ng kandidatura sa pagka-senador. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Muling binomba ng tubig ng Chinese vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng routine resupply mission sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Ayon sa BFAR, apat na Chinese vessels ang bumuntot sa dalawa nilang barko bago bugahan ng tubig. Gayunman, di naman napuruhan ang barko at mga sakay nito at naging matagumpay pa rin ang resupply mission. Muling tiniyak ng hukbo ng Pilipinas na hindi sila magpapatinag sa pananakot na ito ng China at magpapatuloy sa pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Yes, we were informed of a water cannon incident in Bajo de Masinloc by the Chinese Coast Guard vessel towards a B-4 vessel.
Muling nanawagan ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga ship owners na iwasan ang Gulf of Aden at Red Sea dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Inatasan ang mga may-ari ng barko na agad na maghanap ng mas ligtas na ruta para sa mga barkong may sakay ng Pilipinong tripulante upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ipinag-utos din ng DMW sa local manning agencies na magsumite ng listahan ng mga may-ari ng barko na nagbago ng ruta para sa monitoring. Tinulungan ng Department of Migrant Workers ang mahigit sa 300 mga kababayan nating mangingisda na biktima ng pananamantala ng isang local manning agency. Base sa nakalap na report ng DMW, sinasabing pinangakuan ng nasabing agency ang mga mangingisda na sasakay ng barko at maglalayag sa Indian Ocean. Sumalit, reklamo ng mga biktima, hindi umano sila pinapasahod o kulang ang ibinibigay sa kanilang sweldo ng nasabing agency. Bukod pa rito, sobra-sobra rin umano ang oras ng kanilang trabaho at may mga pagkakataon na pinakakain sila ng mga expired na pagkain habang nasa laot. Pero sahan din umano silang inuutusan na illegal na mangisda. Dahil dito, nagpasya ang mga biktima na magpasaklolo sa DMW. Sa ngayon ay kinansila na ng ahensya ang lisensya ng nasabing manning agency, habang binigyan na rin ng kaukulang ayuda at legal assistance ang mga biktimang mangingisda. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW sa kanilang Korean counterpart kaugnay ng 6-month pilot program para sa Filipino caregivers sa South Korea. Kasunod ito ng pag-back out o pag-alis ng 2 Filipino workers sa unang buwan pa lang ng kanilang trabaho. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa Korean Ministry of Employment and Labor upang tugunan ang mga lumitaw na problema sa initial phase ng programa. Binigyan din naman ni Secretary Kakdak na isolated case lamang ang nangyari sa 2 Filipino caregivers. Hindi nagbigay ng detalye ang DMW sa kaso ng mga ito na kasalukuyang nasa kustodiya ng Busan Immigration. Nasa higit 800 mga plantilla positions ang inalis ng Manila International Airport Authority o MIAA kaugnay ng pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa MIAA, bahagi ito ng ginagawang reorganization sa mga empleyado. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez Live. JP, meron bang mga empleyadong nawala ng trabaho dahil sa pag-aalis ng mga plantilla position? Aga, ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, yung mga empleyado nila ay inabsorb ng New NAIA Infrastructure Corporation o yung NNIC. Yan yung pribadong kumpanya na may hawak ngayon ng operasyon at maintenance ng NAIA. Bahagi ng proseso, yung mga empleyado ay binigyan ng separation incentive pay. Sa update nga ng MIAA sa pagsasapribado ng NAIA o ng Ninoy Aquino International Airport, sinabi ni MIAA General Manager Eric Ines na merong 844 na plantilla position sa NAIA ang na-abolish o inalis. Sa isang pahayag naman, sinabi ng MIAA na yung 400 sa mga plantilla position ay unfilled o bakanting position pa rin. Bahagi ito ng ginagawang reorganization dahil sa bagong role ng MIAA bilang regulator ng NAIA sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Yung plantilla position ay yung mga permanenteng posisyon sa gobyerno kung saan ang sahod ay nakaayon sa General Appropriations Act. Samantala, ayon pa sa MIAA, meron na silang proposed na bagong organizational structure bilang regulator ng NAIA at naisumite na ito sa Governance Commission for GOCCs para sa approval. Kapag naaprubahan, makakatulong ang bagong organizational structure para mapadali ang gagawing monitoring sa magiging improvement ng paliparan. Samantala, nanawagan naman si GM Ines sa mga natitirang empleyado ng MIAA na tumulong
sa bago nitong role bilang regulator ng NAIA. Mahalaga umano ang kanilang papel na gagampanan upang tiyakin ang inaasahang major improvement sa main international gateway ng bansa. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. May aasahang bawas singil sa kuryente ang mga customer ng Meralco ngayong buwan. Base sa inilabas nilang pahayag, may nakikita silang posibleng pagbaba ng generation charge sa October billing. Bunsod umano ito ng mas mababang wholesale electricity spot market o WESM charges. Gayunman, wala pang inilabas na estimate ang power distributor kung magkano ang magiging bawas sa bayarin sa kuryente. Pinubusisi sa pagdinig ngayon ng Senado ang panukalang budget ng Department of Energy para sa 2025. Kabilang dito ang target na pagkakaroon ng serbisyo ng kuryente sa buong bansa sa 2028. Mula sa Senado, alamin natin ang update kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano na yung napag-usapan sa Senado kaugnay ng panukalang pondo ng DOE sa 2025? Aga, siniyasat ni Senador Risa Ontiveros ang National Total Household Electrification Program ng pamahalaan na sinimula noong 2023 kasabay ng pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Energy o DOE para sa taong 2025. Layon nito na mabigyan ng serbisyo ng kuryente ang lahat ng households o mga bahay sa buong bansa pagdating sa 2028. Katumbas ito ng nasa 4.21 million na households na dapat pang mabigyan ng serbisyo ng kuryente sa iba't ibang lugar. Ayon sa DOE, patuloy pa rin umuusad ang programang ito at sa kasalukuyan ay nasa 89% na ng mga bahay nationwide ay mayroon ng kuryente. Bagaman hindi pa naabot ang taunang target na nakatakda noong 2023 na nasa mahigit 500,000 households ay tinatayang makumpleto ito sa 2025. Paliwanag ng DOE, ang mabagal na pag-usad ng kanilang target ay dahil sa maliit na subsidiya na ibinibigay ng gobyerno. Ngunit nagsasagawa naman sila ng kaukulang adjustment upang maabot ang kanilang mga taunang target. Sa kabila nito, kumpiyansa ang ahensya na maabot ang target na 100% household electrification o lahat ay may serbisyo na ng kuryente sa taong 2027 pa lamang. Sa kasalukuyan, umaabot sa 3.1 billion pesos ang proposed 2025 budget ng DOE. Mas mataas ito sa ibinigay na pondo sa ahensya para sa taong 2024 na umaabot lang ng nasa 2.7 billion pesos. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng budget ay ang pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVD. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nakaranas ng pagbuga ng abo ang Taal Volcano sa Batangas simula kaninang pasado alas 6 ng umaga, October 9. Base sa live stream CCTV footage ng MDRRMC Talisay Batangas, nakunan ang paglabas ng makapal na usok mula sa bulkan. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng dalawang volcanic earthquakes kasabay ng aktibidad. Sinabi ng ahensya na nananatili pa rin sa alert level 1 status ang Taal Volcano, kaya patuloy pa rin nilang pinag-iingat ang mga residente at lokal na pamahalaan sa kalapit na lugar. Ini-upgrade ng National Hurricane Center ng Estados Unidos sa Category 5 storm ang weather system na si Milton. Babala ng mga otoridad sa Tampa, Florida, hindi pa sila nakakakita ng ganitong katinding bagyo at tinawag itong Storm of the Century. Inaasahang magbabago pa ang intensity nito bago mag-landfall sa Florida, Miyerkules ng gabi, October 9, local time. Gayunman, taglay nito ang bugso ng hanging aabot sa 165 miles per hour. Ipinagpaliban na ni U.S. President Joe Biden ang biyahe nito patungong Germany upang tutukan ang sitwasyon kaugnay ng bagyo at pinayuhan ang mga nakatira sa dadaanan ni Hurricane Milton na lumikas na. I urge everyone
currently located in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow the safety instructions. If you're under evacuation orders, you should evacuate now. Now, now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death. Samantala, pinayuhan naman ng Philippine Embassy sa Estados Unidos ang Filipino communities na maapektuhan ng Hurricane Milton na maghanda at sundin ang babala ng local officials. May apela si Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Lebanese people na itakwil ang Hezbollah upang maiwasan ang destruction o pagkawasak at pagdurusang dinadanas ngayon sa Gaza. Ginawa nito ang pahayag kasabay ng ginawang pagpapalawig ng Israel sa ground invasion laban sa Hezbollah. Nagpadala na ng libo-libong tropa ng militar ang Israel sa isang bagong zone sa southwest Lebanon. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Naglunsad naman ng rockets ang Hezbollah's fighters sa Israeli port city ng Haifa sa ikatlong sunod-sunod na araw at 12 tao ang naiulat na nasugatan dahil dito. Inaresto ng U.S. Department of Justice ang isang lalaking Afghan dahil sa alegasyong may plano itong pag-atake sa Election Day. Pinangalanan ng suspect na si Nasir Ahmad Tawhidi, 27 years old, isang citizen ng Afghanistan at nakatira sa Oklahoma ayon sa prosecutors. Sa isang pahayag ni FBI Director Christopher Wray, motivated ito ng Islamic State Group at nakikipagsabwatan umano upang makagawa ng marahas na pag-atake sa Election Day sa Estados Unidos. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click and subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang mga news programs ng UNTV pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 50, na nagsasabi, mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Balitang amin dinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.